Yay. Brother! Problema ba? Malapit ka rin naman gasolina na nandyan eh. Yeah. Oh, may konti ko dito ang gasolina. Kasalin mo. Eh, gusto okay lang? Kasalin mo para ano, hindi ka naman tulak. Ang bigat na naman dito. Ano yung game ko? Kasalin mo para ano, hindi ka naman tulak. Oh, kasalin mo. Okay lang? Hindi, okay lang. Para sa inyo talaga yan, sa mga tulad ng ganito. Para ano, hindi na tayo magtulak or maghilang. Gas lang naman ang problema eh, no? Eh, pag-gas lang eh. Para sa inyo talaga yan, mga ganyan. Tulad mo na yun nagtutulak. Para hindi na ako mag-ano, hindi na ako magtulak sa'yo. Tapos hindi ka maghila. Kasi delikado yun eh. Yes. Eh, so yan. Sarili mo, magpapa-under ka na, di ba? Okay lang. Salamat. Oh, may gasolina naman dyan, sa may una-unahan lang. May petron dyan. Magpanday na. Ha? Magpanday ako din yung sa Ortigas eh. Ano ko? Lala mo ba ko? Lala mo ba? Bag ko lang nga, pagpanda. Ingat ka. Ingat na lang. Sige, pandarin mo. Pandarin mo para makita natin kung gas talaga. Talag pa ako eh. Ingat ka. Sige, ingat. Napakasimple lang, di ba? Gas lang naman yung problema eh. Kapag ganyan na problema, kaya kabiyahin yung RJ. Basic lang yan sa atin. Kasi, yun talagang ano natin mga kabiyahin. Yun ang ano natin na kaya nagbabaon tayo lagi ng gasolina kasi pag nakakadaan tayo ng isang kabiyahe natin na tulad nun na naubusan ng gasolina hindi na natin kailangan itulak yung formula or kaya hilahin natin kasi delikado pa yun mga kabiyahe yung tulak-tulak din or hila-hila na yun napaka-delikado yun lalo na yung hila diba? Delikado yun kaya yun ang inisip pa natin kung gas lang naman ang problema sa kanila kaya nagdadala tayo ng gasolina na extra para kapag ganun yung problema gas rin lang naman so sasalinan lang natin yung mga kabiyahe at pag nasalinan lang natin average na sila makakapag paandar na sila lang talaga no? Hindi na natin kailangan itulak hindi na natin kailangan itulak no? Kung hindi naman ang problema yung gas kapag kumasira naman kung tayo naman natin remedyohan yung kanyang motor para makapante gagawin natin at kapag hindi talaga natin kayang remedyohan so doon na tayo doon lang natin gagamitin yung bagay na na maghihila tayo ng motor no? O magtutulak tayo ng motor o maghihila tayo hindi, ingat ka pagkasa siya dito sa anak sa may petron shoutout sa iyo kabiyahe sa friendship palagi so saka tayo pwede mag dito dito na lang tayo mapapaano lang tayo mga kabiyahe gusto ko magkape hapon na eh no?
mga kabiyay. So ganun lang kasimple mga kabiyay. Kaya kung bakit, marami nagtatanong sa atin kung bakit ano, bakit daw may galon daw ako dito sa ano ko, sa motor ko. So yan, napakasimpleng sagot niyan mga kabiyay, kung bakit may galon tayo dito. Dahil yung galon na yun, pantulong talaga natin yun sa mga kabiyahan natin na nagkakaproblema sa lahat. Yan mga problema na ang problema ay gasolina rin lang naman. So ayan, kaya, ano, kaya talaga nag-reserve tayo ng mga ganon. So, dahil yan, dahil wala na naman, so ang gagawin natin, so kakargaan ulit natin yan. Para pag nakadaan ulit tayo, so bibigyan ulit natin. Para hindi na magtutulak sila, diba? Ayan, at isa nakarating na yung kabiyahe natin sa gasolina sa Petron. So, ayan, nagulat tayo, tinawag pa tayo. Nagulat pa tayo. Nandun na siya ako, pumunta na siya sa Petron at nagagas na siya. Ayan, siguro, ayan, sira siguro ang gate ng kabiyahe natin. Kaya din mo napansin na focus ng gasolina yun, wala na siyang gas. Kaya na. So, may mga thesis talaga na ganun, kaya bakit naman. Naubusan tayo ng gas. Number one dyan, pag di natin alam na ano yung kung may gasolina pa tayo, wala na. Mas dito pagkasira na yung gates, yun, magandun talaga. So, tapos na number two dyan, yung hindi natin estimated yung kung hanggang saan yung gasolina natin, hanggang saan natin ipukonsume yung gasolina natin na kabiyahe. So, ganun lang yan. Hindi natin alam kung hanggang kailan at hanggang saan natin na kukonsume yung gasolina natin na kabiyahe. Kaya ayan, gamit tayo ng gamit, tas hanggang sa yun na yung pala wala na pala tayong gas, diba? So yun na, no problem naman yan kasi yun nga yung lagi kong sinasabi. So yun, ito tayo dito. So yun lang isa nga, katulad din na isang rider din. So naiintindihan po natin na ganun sitwasyon. So tayo lang nagtutulungan dito. Wanda pa po ang rider. So yan, isang pamilya tayo dito. Bilang isang rider, so magkakapalit tayo dito. Kaya hindi natin hahayaan yung isa't isa na yung nahihirapan. Alright, mga kabiyay. So yan, so dito tayo sana. Hindi ko alam kung anong street to mga kabiyay. Hindi ko alam kung anong street to. Gusto ko lang mag-ano dito. Baka meron sila dito. Bakit? Siguro po siguro kami kape dito mga kabiyay. Mag-go tayo dito. Yan, let's go. Ate, may kapit kayo sa isa. Ano po?